Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Gusto kong gumawa ng isang mabilis na video para mabigyan kayo ng 5 tips para umangat instantly yung photo game ninyo. Sa photography, maraming mga technical ways kung paano aangat yung photo game mo. Etong ibibigay kong tip sa inyo ay simpleng-simple lang to at hindi to para sa mga professional. Kung professional, malamang sa malamang, alam na nila to. Para lang to sa mga kagaya natin, mga normal people na gusto lang umangat yung photo game natin. Yung mga gano'n, no? Hindi naman to talagang masyadong technical na technical, no? Pero matutulungan nito umangat yung photo game natin na para tayong professional na rin, 'di ba? Para na rin tayong kagaya nila ng mga malulupet, yung mga nakaka-intimidate ng mga professional. 'Yon. Pag nalaman mo 'to, masasabayan mo na rin sila kahit paano. Ang unang kailangan mo malaman yung angulo, tamang angle. Meron akong tatlo dyan na mostly ginagamit ko eh. Ang unang-una ay yung eye level angle. Ito yung parang kung gusto mong ipakita yung subject mo na yun agad ang makikita ng viewers mo. Halimbawa, baso. Pangit yan kapag kinuhaan mo lang sa taas ng diretso lang. Nakatayo ka, picture mo yung baso, walang dating. So para makita ng viewers mo nang gusto mo ipakita yung baso at makita mo na matikas yung baso na yan, pumantay ka dun sa baso. Lumibel ka dun sa baso. Eye level ang tawag dun. Makikita mo na baso to. Ito, papakita ko sa'yo baso ang gusto ko ipakita. Yan yun, eye level. Mostly ginagamit yan sa portraits para kita agad yung mata ng subject mo. Yun agad. So, eye level, tandaan natin yan. Tapos, kung gusto mo naman na ipakita na mahina yung subject mo, weak yung subject mo, or may mas more power ka dun sa subject mo, kuhanan mo siya from above. Or yung high level angle yung shot mo dun. Tapos, kung gusto mo naman na mas strong or mas powerful yung subject mo, kuhanan mo siya from feet pataas. Yan. Mas mabibigyan niya ng power yung subject mo kapag kung mo siya kinuhanan. Maraming mga iba't ibang angle pa dyan pagdating sa photography, pero itong tatlo na to ay matutulungan na umangat yung photo game mo. Pangalawa, kumuha ng picture sa mga nakaharang-harang or shoot through things. Things. Ganun talaga yun eh, para, di ba, TH eh. So yun, halimbawa, pwede mong gamitin dyan yung handle ng mug mo, yung dahon, yung bulaklak, o yung kamay mo, pwede yan. Para at least mabigyan ng more emotion yung photo mo. Boring kapag halimbawa, kukuhanan mo yung isang subject mo, nakaupo. Diretso lang na ganun, okay, nakaupo siya, ang ganda, ganyan. Pero mas mabibigyan siya ng more emotion kapag kukuhanan mo siya through things, no? So tandaan mo to ha, para maiangat instantly yung photo game mo. Pangatlo, mag-isip ng kakaiba. Or think opposite. Halimbawa, yung normal na kinukuha na ng tao, yung isang building na ganyan. Building siya, ang ganda ng itsura, picture na ng gano'n, nasa harap lang, gano'n. Okay na, move on. Pero, kung gusto mo na umangat yung photo game mo, mag-isip ka ng kakaiba. Pwedeng punta ka sa kanan, punta ka sa kaliwa, punta ka sa likod, sa taas. Kung meron kang drone, kung hanap mo sa taas, ay, kakaiba yon, maganda na yon, di ba? Ibang level na talaga yon. Pwedeng maging pangit yung epekto nun at talagang masagwa. Pero at least sinubukan mong gawin. Pag naging practice mo to, syempre katagalan, magiging maayos din yan. At yung mentalidad mo sa pagkuha ng photo, hindi ka dun basta kuha ka lang ng kuha. Mag-iisip ka ngayon, extra 10 seconds. Halimbawa, oy, paano ko ba kukuhanan to? Mag-iisip ka na ngayon na, ay, baka mas maganda to dito, mas maganda to doon. Ganon. So, hindi lang basta kuha ka ng kuha. May extra seconds ka na ngayon na mag-iisip ka dahil nag-iisip ka ng kakaiba. So, maging practice natin yun. Hindi naman laging maganda agad yung kuha mo kapag nag-uumpisa ka pa lang, diba? So, para mayaangat mo yung photo game mo, you have to think opposite dun sa mga normal na kuha ng mga tao. Pang-apat, lighting. Liwanag, no? Eto na naman tayo sa lighting na to. Hindi talaga ito mawawala pagdating sa photography or kahit videography. Alam nyo naman, pagdating sa photography, ang ilaw ay nagko-control sa lahat. No, pagdating sa photography, it is capturing light, no?
So halimbawa, nag-selfie ka, nasa loob ka ng bahay. Tapos nakaupo ka, picture ka ng gano'n, nasa loob ka lang. So kung gusto mong maiba or umangat yung photo game mo, lumapit ka sa bintana. Di ba? Hanapin mo yung source ng ilaw para mas mabigyan ng detail, mas mabigyan ng magandang kulay at mas kitang-kita yung itsura mo. Di ba? Hindi mo nakakailangan ng filter. Kailangan mo lang ng magandang ilaw para mas mailabas yung glow sa mukha mo. Pag halimbawa, nagki-selfie ka. Okay? So, hanapin mo yung ilaw. Tsaka, kung halimbawa, wala kang source ng ilaw talaga, gabi, or pangit yung panahon, madilim, eh, maghintay ka kinabukasan, no? Makapaghintay naman yan kung talagang gusto mo na maganda yung maging picture mo, maganda yung kuha mo, no? Wala naman sunog. Huwag kang magmadali. Di ba? Panglima, framing. Siyempre, importante ito. Para umangat yung photo game mo, dapat alam mo kung saan ilalagay yung subject mo. Kapag halimbawa, portrait, dapat walang mga dead spaces yan. Kailangan i-fill mo yung frame mo ng subject mo. Siyempre, yun ang gusto mong ipakita eh. So, dun dapat nakafocus sa subject mo. Sa panghalimbawa, gusto mong kuhanan yung cellphone mo. Yeah, okay. Picturean natin yung cellphone. Ilagay mo sa empty nest space. Cellphone yan, click, boring. Cellphone lang inandun eh. Lagyan mo ng ano kaya, mga iba't ibang mga gamit. Halimbawa, lagyan mo ng ballpen, lagyan mo ng salamin mo, lagyan mo ng relo mo, ng susi, ng pang texture. Halimbawa, unan, para may extra character dun sa photo mo. Oo, mayroong mga nakaharang-harang, may mga naka... ano doon, baka malito sila kung ano yung titignan nila doon sa photo. Kaya nga nasa gilid lang sila eh. Kasi ang gusto mo talagang ipakita, yung cellphone mo. So dapat nasa center yung cellphone mo, tapos yung mga bagay-bagay na linagay mo, syempre wag lang too much, no? Enough lang para to give extra character doon sa photo mo na gusto mong ipakita. No? Yun lang para sa video na to. Pag-aralan mo tong lima na to at sigurado ako sa'yo na aangat instantly ang photo game mo. Like, comment kayo kung ano mong sasabi nyo. Kung meron kayong tanong at kung meron ako nakalimutan na sa tingin nyo dapat sinabi ko dito at kung meron kayong gusto idagdag, i-comment nyo dyan. Subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye-bye! Again? May butas na naman? Bye-bye!